Madalas mo bang pinaglalaruan ng pera noong bata ka pa? Nahanap mo na ba ang pusa sa perang papel na 10 piso? Kaya sa videong ito alamin natin ang tungkol sa pusa sa perang papel na 10 piso. Ang simbahan ng Barasoain ay ipinatayo noong 1630 sa bayan ng Malolos. Ito ay kilala bilang lunduya ng demokrasya dahil sa makabuluang bahagi nito sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa mga katutubong Tagalog, ang pangalan ay nagmula sa parirelang baras na suwail dahil nanilbiyan ito bilang isang tagpuang punto ng mga ilustrado at revolusyonaryo. Hindi lamang ito nagsisilbing kanlungan para sa mga Kristiyano, nanilbiyan din itong tagpuan para sa ating mga bayani noong kasagsagan ng digmaan. Isa sa kanila ay si General Emilio Aguinaldo at ang kanyang hukbo. Dito rin nila isinagawa ang paghihiwalay ng mga lalawigan sa ilalim ng dayuhang kapangyarihan bago nasunog ang simbahan. Isa sa pinakamakabuluang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas ay naganap din sa lugar ng tahanan ng Diyos, ang pagpupulong ng mga Pilipino upang buuin ang unang kongreso noong September 15, 1898 na pinamunuan ni Pedro Paterno. Hindi naglaon ang unang republika ng Pilipinas ay pinasinayaan sa araw na 23 ng Enero, isang ehemplo ng matagumpay na kalayaan ng ating bansa. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang naglilimbag at gumagawa ng salapi ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang perang papel na 20 pesos ang kinikilalang pinakamaliit na halaga na perang papel na kanilang ginawa, habang ang perang papel na 1,000 pesos ang pinakamalaki. Ang harapang bahagi nito ay ipinakita ang mukha ng mga kilalang tao, habang ang likurang bahagi nito ay ipinapakita ang mga palatandaan at eksenang may katumbas ng kahulugan ng ating kasaysayan. Ilang buwan matapos ang paglilimbag ng perang papel ng 5 piso noong 1982, ang perang papel na 10 piso ay sumailalim sa paglilimbag at sirkulasyon. At dahil sa mahalagang papel ng simbahang Barasoain sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas, hindi na nakakagulat ang imahe nito ay naging bahagi na ng likurang bahagi ng perang papel. Sa kanang panig nito makikita ang Pacto de Sangre o sanduguan ng mga Katipunero. Ang harapang bahagi ng perang papel ay ipinapakita ang katauhan ni Apolinario Mabini at Andrés Bonifacio, ang opisyal na bandila ng Katipunan, ang kartilya, at isang liham mula kay Mabini ay nakaposisyon sa malayong kanan ng harapang bahagi. Dati, tanging si Mabini lamang ang nakalagay sa harapan at ang simbahan ng Barasoain sa likuran. Ang mga imahe ni Bonifacio at ng Katipunan ay kalaunan idinagdag noong 1998. Hindi nagtagal gayunman, ang mga perang papel na 10 piso at 5 piso ay pinalitan ng mga barya noong 2001. At sa kasamaang palad, ang imahe ng makasaysayang simbahan ng Barasoain ay hindi na nakita sa barya ng 10 piso. Ang produksyon ng mga perang papel na 10 piso at 5 piso na ito ay tumigil din upang mabigyan daan sa kapalit nito. Ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas muli ay kamakailang inalis na ang saysay ng 10 pisong perang papel o hindi na pwedeng gamitin. Ngayon, talaga bang mayroong pusa sa ilustrasyon ng simbahang ito sa perang papel na 10 piso? Ayon sa Pinoy history, walang pusa raw sa perang papel na yon, kundi disenyong architectural lamang daw ito ng simbahan ng Barasoain sa Malolos, Bulacan. Sa videong ito ay pinakita namin ang makasaysayang Barasoain Church at kung bakit siya napasama sa perang papel na 10 piso at ang pusa na sinasabing kabilang sa disenyo. Nawa ay nakapagbigay kami ng kaunting kaalaman patungkol dito. Maraming salamat!